Hi, mamas. For today's video, pakita ko sa inyo kung paano ko ginawa tong cake. Order pala ito sa akin ni Ate Mara na dating kawork ko sa Startime. So, habang naglalagay tayo ng filling sa cake, chika ko lang sa inyo na dati, naiwan niya sa akin yung badminton niya. So, after almost 8 years, naisipan niyang kunin at sabi niya, order na rin daw siya ng cake. Kasi gusto rin pala niya talaga matikman yung bestseller ube cake natin. Kung mapapansin niyo, color blue yung pinang-filling ko sa cake, pero ube flavor yan ha. Very simple lang talaga yung design nitong cake kasi wala namang preferred design si ate. So ako na nag-isip ng design. Ang size pala ng cake na to is 6x4. Grabe, na-miss ko mag-voice over. Yung mga nakaraang videos natin for the music lang kasi nakakatamad mag-voice over, no? So after natin mag-crumb coat ng cake, maglalagay na tayo ng final coating which is ube flavor din. And then gumamit ako nitong cake comb na ganyan yung design. Madali lang naman siyang gamitin basta huwag nyo lang didinan yung pagpapakinis sa cake para hindi nyo ma-scrape yung icing. Tapos lagyan mo lang ng icing yung ibang part para pumunta yung design. Very simple and elegant lang ang atake ng cake natin today. Yes, mahirap magpakinis ng cake pero tiwala lang, kikinis din yan. So naglagay din pala ako ng swirl effect sa ibabaw ng cake para ano lang, cute lang, ganun. Tapos linisin mo lang yung mga icing sa gilid ng cake board para malinis. Alam mo yun. So, ganitong design nga yung ginawa ko sa ibabaw ng cake. Actually, first time ko yan. Akala ko dati mahirap nung tinitingnan ko. Pero, madali lang pala. So, hindi mo talaga malalaman kung hindi mo susubukan. Okay? Tapos, para mas bongga, nilagyan ko pa yan ng mga dragies, or whatever. Masyado na ako maraming chika today. So, mamas, ito na yung final look ng ating cake. Thank you so much ulit sa pag-order, Ate Maren. And sana masarapan kayo.